Ayan. Ang haba ng pila natin ngayon. Nasa cash lane tayo, mga kabidyos. Dahil ang laki ng minimum load ng easy trip sa ngayon. 500. Hindi ko sure kung dito lang sa may part na to. Kasi doon naman sa Cavite, nakakapag-load naman ako ng 200. Cash lane muna tayo ngayon. Kasi kaysa naman maglo-load ako ng 500, ang makakaltas lang naman ngayon doon, 97 pesos. Yung ibabayad ko mula sa Santa Rita hanggang Balintawak. 97 out of 500, napakalayo ng difference. Kung 200, medyo okay na kasi yun talaga yung niluload ko eh. Medyo nabitin lang ako ng 40 pesos kasi meron pa akong load sa account na nasa 50. Kaya lang medyo naghahapit yata yung nandito. Kasi pagka naglo-load ako sa GCash, ako naglo-load kapag 500. Alam ko naman na ang minimum sa GCash 500. Pero pagdating dun sa mga boot nila, nagtataka ako bakit dito sa may NLEX 500 ang minimum. Dun naman sa Cavite 200 ang minimum. Dun sa boot nila dun. So hindi na lang ako nagpa-load, nagdaan na lang ako sa cash kaysa naman matingga yung 400 ko. Kaysa naman sa matingga yung 400 ko na ayan. So wala kasi akong ano ngayon. Walang gaanong biyahe ngayon, lang ako lumabas. Tapos yung biyahe ko, yun pang tawag dito, yung i-credit sa account mo, hindi yung cash. Ayan. Ayan, nagtatawag sila ng ano. Papaka sila dito, padagdag. Sige. Ayan. Buti naman at nagpaka sila dito. Medyo puno na kasi dun. Ayan. Ang haba na dun eh. Nandito tayo sa Bukawi. Ayan. Ito yung toll gate. Habang kanina magpapaload ako dun sa boot, dalawang boot yung pinuntahan ko. Yung una dun sa may Malolos. Ay, GCash din siguro ginagamit kasi minimum 500 daw. Hindi daw tinatanggap pagka 200. Oo nga, kapag GCash ang ginagamit, 500 ang minimum. Kasi yun din talaga yung ginagamit ko. Kaya lang, naglo-load ako nun kapag malayuan yung trip. Bawa, SETEX. O kaya Kalamba, kasi back and forth mo lagpas 100, lagpas ano 500. So yun eh. Ngayon naman nagload ako ng 200, tapos yung way kong papunta rito meron pang may laman pa ako na 150 something. Yun, inintay ko na maubos muna. Ngayon lang dapat ako maglo-load 200 lang talaga, nakaalat ko. Kasi ang dala kong pera nasa 700 lang. Matetengo pa yung 500 ko dito sa easy trip. O, mag-cash na lang ako. Ayan, so waiting tayo sa mahabang pila. Ganyan talaga kapag cash. Ayan, napakahaba ng pila ng nasa cash yan. Ganyan palagi ang pila ng cash lane.
So, kapag easy trip, ayan, yung mga walang laman na yan, mga bakante na yan, dire-diretso lang kasi sila. Kasi tataas lang yung barrier doon. Tapos, yun na, okay na. Unlike kapag ka-cash, aabot-abot ka pa ng bayad, may change pa, ayan, hingian kayo ng sukli, ganun. So, ayan. Bumili na rin ako ng pagkain ko. Habang alam ko matatraffic dito eh. Kasi, syempre, cash lane ako. Nag-take out ako ng McDo. Yun yung pagkain ko for today. Ito, price. Price value. Ayan, kain-kain muna tayo mga kabibis. Kumusta kayong lahat? Ingat-ingat kayo. Medyo tumuluwag na dito sa ating sa Maynila. The capital of the Philippines. Ayan. Medyo mabilis pa nga itong ano, hindi ko na-expect, buti na lang na sakto pagtawag palabas ng mga guard. Ready ko na yung ticket. Saka 97 pesos to 100. May suskuli siyang 3 pesos. Alcohol muna tayo kasi kumakain tayo, namakap tayo ng pera. So, naka-ready lang yung pambayad natin para di tayo makasadabal sa kanila. Ayan. So, kain-kain lang tayo ng price. Ayan, snack tayo. Nauna pa kami sa nasa kabila. Ayan. Ano pa kami doon sa mga nakapila sa kasling. Ay, ilaw-ilaw na tayo. Medyo dumidilim na. Tapos. Baka i-hold tayo ng teller kasi isipin niya naka RFID ako ay kulang yung laman ng RFID ko. May ticket naman ako dito galing dun sa entry ko ng Malolos. Ayan. So, bilis lang. Hindi ako nainip. Kahit nga. Nasa pang-angkos na lang ako. Naka-ready. Hindi ko pa natatapos yung price ko eh. Dito na talaga ako nag-set na kumain kasi alam ko matatagalan ako dito. Pero hindi naman siya totally natagalan kasi nga nagpa-daan sila dito. Oh, may ambulance. Padaanin natin yung ambulance. Wait lang po. Ito na.
Ganyan pagka nagka-cash, medyo tumatagal yung ano. Ayan, waiting lang muna. Di muna tayo magkakakain. Malapit na tayo. So, higop muna tayo ng drinks. Padaanin natin yung ambulance. Very good. O, sige na. Pare na tayo. Baka kasi may laman. Baka may pa, ano, dadalhin sa hospital o kaya may pick upin. So, di tayo makasagabal sa kanila. Ayan. So, ayan. Malapit na tayo. Medyo, hindi ako nainip sa lugar na to ah. Ayan. Ayan. So, okay. Abante na muna kaya. Okay, so malapit na tayo makalusot mga kabidyos. Tingnan natin kung ayan, kung may stuck tayo o hindi. Kasi dumaan tayo sa cash and then nandito tayo sa RFID pero nagpadaan naman sila ng dito magbabayad ng cash. So yung ganun. Pero once na may ticket ka naman siguro, hindi naman, okay naman siya. Ayan mga kabidyos. Ito yun, ano, easy trip ang ginagamit dito. Ayan, so, ilang minuto lang ako dito. Wow, 12 minutes. 12 minutes lang. No, expected ko dito mga kalahating oras hanggang po 45 minutes. Kasi magkakash nga ako. Mas priority ko na yung mag-cash ako kasi kaysa naman mag-load ako ng 500 eh 97 lang naman yung ibabayad ko dito. So may stock yung 400, buti kung mayaman tayo. Ayan. Eto, mabilis lang naman siya. Okay, so ayan ang bilans niya naka Nabasa po kayo sir, okay na lang yung ticket. Nabasa po kayo. Ah, pwede pa yan? Ayan. Sinadaan tayo, magkakaproblema na naman ako nito sa pagdaan ko ulit. Kailangan ko na mag-load ng panibago. Nag-negative na ako doon. Dapat magbabayad ako ng cash. Eh, nabasa pa daw, nabasa pa. So, dito pala sa lugar na to, pwede yung mag-negative ka. Ayan. Eh, doon sa ibang toll gate, hindi sila pumapayag na nag-negative. Pag maglo-load ka talaga dun. Katulad sa auto sweep, pagka nag-negative ka, standby ka dun sa isang gilid and then lo-loadan yung ano mo, yung card mo. Pero once na paulit-ulit, titikitan ka nila. So, yan. Ayan mga kabidyos. So, dito sa may part ng Philippine Arena, i-escape na tayo ng Smart Connect. Medyo gumagabi na mga ka-videos. Ayan. Hanggang dito na lang muna yung aking video para hindi kayo masyado mainip. Thank you so much sa panonood. Bye-bye. Mama chup chup.